Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Nagbigay ng emosyonal na mensahe ang komedyante na si Vice Ganda para sa kanyang co-host sa noontime show Night Showtime na si Vong Navarro. Nitong November 19, 2022, sa ika-13 na anibersaryo ng It's Showtime, ay inamin ni Vice at ng ilang host na talaga namang ramdam nila ang pagkawala ni Vong Navarro sa nasabing programa. Vong, we miss you, ani Ann Curtis. Dito na nagbigay ng mahabang mensahe si Vice Ganda para kay Vong Navarro. Umaasa si Vice Ganda na sana'y makasama pa nila muli si Vong Navarro na humaharap ngayon sa patong-patong na kaso na isinampa sa kanya ng modelong si Denise Cornejo na posibleng makulong si Vong Navarro ng ilang dekada. And Vong, hinding-hindi ka namin nakakalimutan. Araw-araw, naaalala ka namin. At araw-araw, nagdadasal kami para sa'yo. Araw-araw, isa ka sa mahiling na ibinibigay at ibinubulong namin sa Diyos. Kasama ka namin dito at excited na kaming makasama ka pa namin muli dahil alam naming makakasama ka namin muli. Ani Vice Ganda, mahal na mahal ka namin, Vong Navarro. Ang tagumpay ng Showtime noon, ngayon, at ang magiging tagumpay niya pa sa kinabukasan ay kasama ka, Vong Navarro. Dagdag pa niya, kasalukuyang nasa kustudiya ng NBI si Vong Navarro at inaasahan na ililipat ito sa BJMP sa darating na araw. Kamakailan lang ay nagbigay rin ng mensahe ang dati niyang kapartner sa pelikula na si Tony Gonzaga. Sa press conference para sa kanyang gaganapin na 20th anniversary concert ay sinabi ni Tony Gonzaga na ipinagdadasal niya si Vong Navarro at ang hiling niya ay sana'y mapabilis na ang paglilitis sa kaso ng komedyante. I continue to pray for him just like all of us in the whole industry. We are continuing to pray for him, wishing him for safety. Sana mapabilis yung nangyayari, ani Tony Gonzaga. Hindi rin umano maiwasan ni Tony Gonzaga na malungkot sa nangyayari sa komedyante na naging partner niya sa pelikulang The Another's noong 2005 at My Only You noong 2008 naman. Ayon sa kanya ay wala naman siyang magagawa kundi ang magdasal na lamang para kay Vong Navarro. Matatandaan na hindi maganda ang nagiging resulta ng paglilites kay Vong dahil sa iniutos na ng korte ang paglipat sa komedyante sa kustudiya ng BJMP kung saan ay mapupunta na ito sa normal na selda kasama ang iba pang bilanggo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.